Taurus, eto naman po yung mensahe sa'yo ngayong 4th week of January 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano ba yung main energy mo for this week. This is for you, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Meron tayo ditong yearning, so meron kayong namimiss dito. Ah, yung iba sa inyo, ang namimiss ninyo is your freedom. Pwede rin naman na may namimiss kayo talaga na isang tao dito na laging nagpapaalala sa inyo. Alam niya yung concern sa inyo. Okay. Taurus, ayan. Longing for someone, undesired separation, independence, self-determination. Yung iba, namimiss nyo na maging malaya. Yung iba naman, namimiss ninyo na may taong laging nandiyan para ano, kontrolin kayo. Hindi naman kontrolin, kung hindi, namimiss nyo yung isang tao na parang lagi kayong pinapaalalahanan. More on pinapaalalahanan yung nakikita ko dito instead na kinokontrol ka ng taong to. So, tignan po natin. Pagdating naman sa health, Taurus, kamusta naman po ang health ni Taurus, Spirit Guide? Pwede rin, ang gusto nyo ngayong week is mapag-isa para makapag-isip-isip kayo. This is for Taurus, Spirit Guide. Kamusta po? Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pagdating sa health, maganda naman po yung health ninyo. Pwedeng may hinihintay ko yung resulta. Could be love result po ito. So, ayun. Magiging okay naman siya. Papabor naman po ito sa inyo. Sabi natin kung meron man kayong ma-receive na, sabi natin, not so good news, pero magagamot naman siya. Pwede siyang inuman ng gamot. Yun yung nakikita ko dito. Mm-mm. Kaya, ayun, kung kayo ay may laboratories, meron kayong, ano ba yun, medical. So, ayun, ayusin nyo talaga yung mga kinakain ninyo. Tapos, kung may isasuggest sa inyo dito na, ewan ko, parang meron kayong iniinom. Ewan ko ba, kulay pula yung naano ko dito. Dark red. Could be cranberry juice ba yan? Or kung ano man tong kulay pula na iniinom ninyo. Hindi ko alam kung ano yan eh. Basta, ayan. Yun yung nakikita ko dito. Tikol pula, orange ba yan? Mukhang for health nyo talaga yon. Tignan po natin. Parang juice kasi yung naano ko dito. Tignan natin, pagdating sa career, ayan, mag-ingat po kayo pagdating sa inyong career. So, meron naman dito, ayan, meron dito kasi na gusto kang pabagsakin or gusto kang maalis sa trabaho, Taurus. Yun yung nakikita ko. Or yung iba po sa inyo, pwedeng nawala na kayo ng work. Pero ayan, ang good things lang dito is you have now the freedom para maghanap ng mas magandang opportunity. Yun nga lang, yung iba po sa inyo, pwedeng hindi nyo to napaghandaan. Pwedeng nangyari na to, ha? Ayun, so mag-iingat naman kayo kung hindi pa to nangyayari kasi meron talaga dito gusto na matanggal ka dyan sa work. Ewan ko ba, parang last time ko pa yan nakikita, hindi ko lang alam kung kaninong sign yon. Oo, kaya naku, magpakitang gilas kayo dyan sa work. Meron tayo ditong number 1, pagdating naman sa money mo. So, ayan po. Yung money mo naman, paganda naman siya ng paganda. Yun yung nakikita ko. If meron po kayong hinihingan ng tulong, Taurus, nakikita ko naman na matutulungan kayo ng taong to. Kung nanghihingi po kayo ng help para magkaroon ng new work, ayan po. Mukhang may isasuggest sa'yo yung taong to. So, kung hindi ka naman masyadong mapili, Taurus, pagdating sa trabaho, ayan, makakakuha ka kaagad ng work. Yun dito sa ibibigay sa'yo ng taong to. Ayan, yung iba naman sa inyo, sobrang stress pala kayo sa work. May isang katrabaho ka dyan, parang kaharap mo siya. Meron siyang, parang nagpapalipad hangin siya lagi sa'yo, Taurus. Ewan ko, medyo creepy yung kanyang energy. Pwedeng nararamdaman mo din yan na hindi okay yung energy niya. Basta malapit lang sa iyo to. Parang lagi mo siyang nakikita. Okay, katrabaho mo naman, baka maliit lang yung office ninyo. Pero yun, basta parang katapat mo siya, ganyan, kasalungat, ganyan, or baka nga katabi mo pa. Kaya mag-ingat ka, protect yourself. Magdala ka lagi ng, lagay mo sa plastic ng yelo or sa plastic ng ice candy yung asin. Ayun, yun yung gawin mo para for protection. Tapos pag umuwi ka ng bahay, tapos pag magsha-shower ka sa gabi, lagyan mo ng isang dakot na asin, rock salt, yung iyong pampaligo. Para matanggal yung negative energies niya. Ayan. Para mapigilan niyo po kung ano man yung gustong gawin sa'yo ng taong to. Maingit yan sa'yo.
Tignan natin, this is for you, Taurus. Pagdating naman po sa business ni Taurus Spirit Guide, mayroon tayo ditong number 39. So, the heart signifies great joy when year. Ayan po, magiging happy talaga kayo dito. Could be a financial freedom. Ayan. So, tuloy-tuloy po yung ganda ng business ninyo. Mas may time din kasi kayo para asikasuhin tong business ninyo. Taurus, yun yung nakikita ko. Or pwedeng mag-start kayo ng business ngayong week. Okay na po, pwede naman na po. Kasi tapos na yung Mercury retrograde. Pero yung iba, mas okay din kung February nyo na po uumpisahan. Check natin pagdating sa love life. Ayan po ah, tuloy-tuloy po yung magandang kita ninyo, Taurus, pagdating sa inyong negosyo. Love life, ayan, maganda din yung love life ng karamihan sa inyo. Taurus, ayan oh. Pwede po na makaka-receive kayo ng flowers. Could be may magdiriwang dito ng anniversary. Ayan. So, meron din po dito na parang ano, ang gaan ng energy sa bahay nyo, ang gaan ng energy sa relationship ninyo, nagkakaintindihan kayo ng person mo, ng asawa mo, even yung parents niya, mga kapatid, lahat. Yun yung nakikita ko dito. Ayan o. And tuloy-tuloy din po yung magandang samahan ninyo and even yung magandang flow ng money pagdating sa inyong family. Kaya din siguro magaan yung meron dito kakalipat lang ng bahay, Taurus. Or basta parang kakalipat nyo lang ng bahay. Siguro hindi naman, parang wala pa kayong 1 month dyan sa bahay ninyo. So yun, kaya maganda yung pasok ng pera. Ayan, magtutuloy-tuloy na po. Blessings po na pwedeng ma-receive. Meron tayo dito. Ayan, may mga surprises. Wow, ang ganda. Maganda nga yung pera ninyo. Ayan o. Pwedeng mayroong meron kayo ma-receive na remittance. Meron kayo ma-receive na GCash. Ano pa? Pwedeng may big amount of money na malalagay po sa inyong account. Actually, hindi to biglaan ah. Pinaghirapan nyo naman to. Kaya lang, Taurus, eto na. Eto na yung hinihintay ninyo. Parating na po talaga yan. So, claim nyo na yung energy na yan, na yung mga blessings na to. Lalo na regarding money. Ayan po. As in, money talaga yung tinutukoy dito. Marireceive nyo na po yan. Ayan, kung merong may utang sa inyo, kusang mga magbabayad yan ngayong 4th week of January 2023. Pero meron din naman talaga dito. Siyempre, baka may makapal yung mukha. Singilin nyo po. Huwag kayong mahiya, Taurus. Okay? So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Mag-iingat po kayo always. More blessings to come and enjoy the rest of your 4th week. Bye-bye po, Taurus!